Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Wednesday na naman po. Kasi actually, sa totoo lang po, dapat last Wednesday pa to. Kaso si Pastor nagsabi po ng Tuesday. Kaso nagulat po ako, pero kasi po, birthday ko po noon. Marami pong bumate. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga taga-ECC, sa mga bumati po. At yun nga po, natapos po yung September 1 na glorious. Maraming salamat sa Panginoon na sa panibagong taon, buhay, sa mga blessings na ibinigay niya buong taon, sa buhay pa na darating. At maraming salamat sa mga taong nananalangin sa mga seaman. Maraming salamat po. Thank you very much, ECC. Wednesday na naman po. Thank you God na patuloy po ang ganitong gawain. Kahit po may pandemya, tuloy-tuloy pa rin po ang ECC sa paggawa at maipahayag ng mabuti ang salita ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, ako naman po ang maraming salamat sa Panginoon dahil ako po ang nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita po na naman na kahit po hindi po ako karapat-dapat makapagsalita sa inyo at mabigyan. Nawa, meron po kayong mapulot, may makuha po kayo sa ganitong sitwasyon. Kaya sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Nawa, O Lord, ang pandemya ay matapos na, O God. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng pagtitiis pa, Panginoon, na bigyan mo pa po kami ng mahabang pagtitiis kung ito man po ay magtatagal pa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang ibibigay mo sa amin, gamitin mo po ako, ilagay mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang mauna nga sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Praise you and worship you, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, yun nga po, sa gabing ito, meron po akong nakita. Actually, lagi naman po akong nag-online sa Facebook at sa, yun nga, sa ibang social media. Siyempre nakakatuwa po na meron pong mga nakikita ka doon, nababasa. At the same time, yung faith mo na dadagdagan kasi nakakabasa ka ng mga Bible verse na hindi mo aakalain na yun ay matututo ka. Kasi meron mga panahon na yung feeling mo sa sarili mo, parang ano ba to? Parang hindi na matatapos. Parang yung ating buong maghapon yun na lang lagi ang iniisip natin. Lalabas tayo with face mask and face shield, lalo na po dito sa amin, sa Tierra. Yun nga po, nung nakaraan, parang special concern po ang Tierra Nevada. Pero thank you God that hindi na naman po, nawala na naman po. Pero yun nga po, syempre, dapat po mag-ingat po tayong lahat. Alam naman po natin na andyan ang Panginoon. Pero, syempre po, kung ano man po yung sinasabi nila, gawin lang po natin para makapag-ingat din po tayo. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa Deuteronomy 31, verse 6. Ito po ang limang pangako ng Panginoon. Sa Deuteronomy 31:6, magpakatapang kayo, laksan nyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila dahil sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Gaya ng pangako ng Panginoon kay Job sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba, kanino man, palalakasin kita, tutulungan, ingatan, at ililigtas. Salamat sa Panginoon. Actually, nung
ako po yung naghahanap ng opisinang mapapasukan. Nung unang-una pa po yun, talagang ang panalangin ko kay Lord, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang kumpanya na doon po ako magtatagal at makasama ko po yung mga taong alam kong niloob nyo. Dahil talagang po yung buhay po namin noon, eh alam nyo naman po, malibay ako lumaki. Talagang wala po kami noon, pero salamat sa Panginoon. Kasi ibinigay niya sa akin yung kumpanya na maayos. At sa ganitong sitwasyon, pinalakas niya yung aking faith. Sa araw-araw, panalangin, nagpapasalamat talaga ako. Naniniwala ako na malakas talaga ang panalangin. Sabi nga sa Matthew 21:22, ano man ang hilingin niyong panalangin, ay tatanggapin niyo kung nananalig kayo. Siyempre, eh talagang kung ang panalangin mo naman eh talagang nasa faith mo na iyon ay ibibigay, pero siyempre po meron po talagang mga panalangin, alam niyo naman po, hindi man po ngayon, susunod na araw, hindi man po susunod na araw, eh sa mga susunod na noon, pero huwag po pa kayong mawala ng faith. Talagang ang prayers po napakalakas po niyan. So yung sa una eh yun nga, magpakatapang at lakasan. Ngayon po, dito po sa pangalawa, sa Romans naman po, 11:33-35, trust in Him, He knows what He is doing. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan, at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang tagapayo ng Panginoon? Sino ang nakapagpaloob? Ano man sa Diyos? Nakapagkaloob. Sino nga ba? Talagang kung ikaw ay yung trust mo kay God, eh, alam mo, at alam din niya kung ano yung kanyang ginagawa. Eh, marami po yung kayamanan ng Panginoon eh. Kung talaga pong ibibigay sa atin, ibibigay. Bagkus kung hindi man po, meron po talaga yung meron po talaga yung kung hindi man ibibigay, merong ibig sabihin. Kagaya po ng nagsaradong pinto, meron naman pong nagbukas na bintana. Ito pong pagkakaroon ng COVID, napakahirap po nito. Pero sa pagkakaroon sa pamilya po natin, sa pagsasama-sama natin araw-araw, ako nga po, kita nyo, bakasyon po ako ngayon. Pero araw-araw ko po kasama yung aking mga anak. Hindi po ba napakaganda nun, nagkakakilalan kayo, kakaintindihan kayo, alam nyo kung ano yung mga hindi nila gusto kainin, hindi nila alam kung ano yung ugali mo, lalo na po pala ako dahil lagi nga po akong malayo. Pero alam ko naman pong ang mga pinalalaki ng Panginoon, meron po talagang blessings para sa kanila. Yun nga po, mas madalas sinasabi nga ni Pastor Arman, at ako po'y naiintindihan ko din po, nakita ko po yung mga bata sa ECC na merong paggalaw ang Panginoon. Nasa simpleng bagay, napakataas po ng kanilang kagustuhan at napakataas po ng kanilang mga pinag-aaralan. Pero magpasalamat po tayo sa Diyos at ito po yung binibigay sa kanila dahil din sa kanilang pagkatrabaho sa Panginoon, sa paggawa nila sa church. Kaya nakakatuwa, nakikita mo yung mga bata in highest form of ano talaga sila. Nakakatuwa kung ikaw ay magulang ng ECC. Diba, sabi nga po nung iba, anong tawag dito? Ikaw ay maligaya ang iyong puso na nakita mo yung iyong anak ay mahusay, maayos. Diba po? Sino ba po bang hindi magiging masaya nun? Pero dahil po sa faithfulness natin sa Panginoon,
Iyan po ang regalo niya. Kung hindi man po tayo mapaayos, alam ko po, meron pong maganda para sa atin. Sa totoo lang po, bago ko po naintindihan ang lahat nito nung unang sakay ko po, nagpasalamat agad ako sa mga kaibigan ko eh. Pero in the side of my mind, dapat Panginoon muna yung inuna ko. Yun nga po, sabi nga ng nanay ko, oh bakit nag-inom ka naman agad? Kasi nung kabataan ko po, talaga naman ang pag-inom doon sa may amin eh. Mas nagpapasalamat din po ako dahil ginamit yung magulang ko para po sa amin, sa aking mga kapatid, na kami ay makakilala sa Panginoon. So yun nga po, sabi po ng nanay ko, oh bumunta ka ron sa church. Kasi naantay ka doon na ni pastor, eh pagpapasalamat mo yung iyong pagsakay. So ako naman po, eh medyo nakainom na po ako eh. Naguguluhan po ako sa sarili ko. Pero dapat talaga yun muna ang inuna ko. Hindi yung pag-inom. Pero alam niyo po sa pagmamahal ng Panginoon, ako po yung nabibiyayaan. Maraming salamat. Hindi talaga nauubos yung biyaya niya. Tuloy-tuloy po yan. Pero yun nga, para sa lahat ay magpatuloy. Yun nga po, sabi sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Alam naman po nating lahat yun. Kaya magpatuloy lang po tayo sa buhay natin. Alam naman, mahirap po talaga ngayon. Yun nga, araw-araw natin iniisip yung COVID, medyo, ano ba to? Bukas, ganito na naman, dito na naman ako sa bahay. Pero may plano pa, marami pang plano ang Panginoon. So yun po, ito po tayo, dako naman po tayo sa pangatlo. Pangatlong pangako ng Panginoon. Yung His mercies are new every morning. Wow, sa Lamentation po. 3:22-23. Panaghoy po sa Tagalog. Naalala ko tuloy yung kantang they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Well, ano po eh? Sa bawat pagising natin sa umaga, lahat po yan ay bago. So, yung mga dumaan, ngayon na naman pong bago. So, maging masaya po tayo araw-araw. Meron naman pong dumadaan. Talagang nahihirapan tayo. Medyo yung mga dumaan na sitwasyon. Pero kahit man po ganun yung nangyari ng mga nakaraan, alam naman po natin ito yung magbabago kinabukasan. Kasi bago na naman po yung umaga, bagong kaligayahan na naman po. So, salamat talaga sa panahon ngayon na di po tumitigil ang COVID, talagang bago naman po ang umaga. Salamat kay Lord. Di niya tinatanggal ang protection sa atin. Patuloy tayong manalangin, di man po natin napapansin, pero hanggang ngayon, maayos pa rin po tayo. Salamat sa protection ng Panginoon dahil nilalayo po tayong lahat sa COVID. Magpasalamat po tayo dahil mas marami po sa atin ang hindi nahahawa. Yun nga lang po, mag-iingat po tayo. Di natin gusto yung sitwasyon, pero ibig pong sabihin na talagang sinasamahan tayo ng Panginoon sa panahon na yun dahil sa ating pananampalataya sa kanyang mga pangako. Naalala ko rin po nung last 4 years nagkasakit po si Leo. Kakauwi ko lang po noon eh. Pero siyempre po mag-iisip ka kasi magagalaw po yung panggastos namin habang ako'y walang trabaho. Pero salamat sa Panginoon, nakatapos kami ng ospital ng maayos, pero nagdaan na yon. Di mo napupuna. Kasi, isipin mo nagdaan, 4 years na.
hindi mo na po na sinamahan ka ng Panginoon. Nakatapos ka sa ganong araw na may bagabag, pero yung natapos na 4 na taon nandito ka, yun nga, may COVID na naman ngayon, pero alam natin na natatapos ang lahat eh. O, lumindol, bumagyo, pumutok yung, anong tawag dito, yung taal. Pero, ang pangako ng Panginoon ay nandito pa rin sa atin. Kasama pa rin natin ang Panginoon. At ang problema, lilipas at patuloy tayong sasamahan. Kaya tayo po ay sumampalataya. Alamin po natin lahat ang pangako. Bulay-bulayin po natin ang Biblia. Alamin po natin habang sa ngayon po wala tayong binabasa, wala tayong ginagawa. Siguro po walang ginagawa, mas libre kasi sa bahay lang po, lalo na po yung mga work from home, yung mga nag-aaral from home. Buksan po natin yung Bible. Pero actually po, minsan po, sa cellphone na lang po ako nakakapagbasa ng Biblia. Actually, sabi nga po, buksan to eh. Ngayon po, salamat sa Panginoon dahil ngayong araw, nakapagbasa-basa naman po ako. So sa pang-apat po, sa kanyang mga pangako, buksan naman po natin sa 2 Corinthians 12, 9 and 10. Yung His grace are not enough for you. Magpasalamat po tayo sa ganitong panahon. Tayo ay lumalakas sa Kanya. Siyempre po, panay ang tawag natin sa Kanya. Kaya ipagpasalamat din natin na di natin siya nakakalimutan. Parang when I am weak, I am strong. Isang puntos po yan na nagkaroon man tayo ng problema, pero sige po ang tawag natin sa Kanya. Yung pagiging malakas natin sa Panginoon, nadadaan natin dahil yung mga bagay na ganyan, ipinagdadasan na lang natin. Kasi, yun nga, when I am weak, I am strong. Iba po yun eh. Meron po tayong nakukuhang na iisip na bakit ganito? Meron mang problema, pero sige naman ang tawag ko sa Panginoon. Pero, ang ganda, di ba? Yung pag-ibig ng Panginoon, nararamdaman natin. Yung windows na yung pinto na nagsara, may windows na nagbubukas. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Wala pong putol. Yun nga po, yung sabi po ni Pastor nakaraan, yung bisita ng Valentine's Day. Eh, paano nga kung totohanin ng Panginoon yung kanyang kung ikaw ay may kasalanan, anuhin ka. Pero, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ang haba ng PC ni Lord. Kaya kahit down na tayo, tumawag lang tayo. Panglima po, nothing can ever separate you from His love. Sa Romans 8:38-39 po. Sabi po sa Tagalog, sa Romano 8:38-39. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayun po, wala talagang makakapaghiwalay sa atin dahil isipin mo, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, kataas-taasan, alinman, pag-ibig na ipinadama sa atin. Kaya, Lord, salamat po. Nawa, Panginoon ay ang limang pangako mo ay naihayag ko ng maayos, Lord. Sige po, maraming salamat po sa inyo, ECC. Good evening po. At yun po ang limang pangako ng Panginoon sa atin. Good night po. Sige po, manalangin po tayo para sa closing prayers po.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Nawa sa mga sa bawat salita na aming narinig, Panginoon, na nanggaling sa iyo, Lord. Nawa ito ay maging isa puso namin, Panginoon, at maintindihan pa po namin. Paumanhin po, Panginoon, kung hindi po na ikumpleto lahat, bagkus, Panginoon, alam ko na ikaw po ang gumawa ng lahat ng ito. Lord, ingatan mo po ang lahat, ang mga tao na naghihirap ngayon, ang mga taong walang trabaho, Panginoon, ang mga may sakit, karamdaman na tinamaan ng COVID, Panginoon, iiwas mo po ang mga taong nag-iingat, Panginoon. Lord, alam ko na ikaw po ang gagawa ng kaparaanan upang ito'y matapos na. O kung ikaw man po ay may ibig sabihin, Panginoon, ikaw lamang po ang nakakaalam nito. Maraming salamat po sa buhay namin sa araw-araw, sa mga blessings na ibinigay mo po sa amin. We are grateful, Panginoon. We are sorry, Panginoon, kung mayroon man po kaming naisip o nagawa na di po kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Lord, humingi kaming ng kapatawaran. Maraming salamat, O Lord, sa Miyerkules na ito, sa mga susunod na araw, Panginoon. We are truly very grateful. We praise you, we worship you. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Good night, ECC. Maraming salamat.